Bagyong Christine, nagdulot ng matinding pag-ulan at pagbaha sa Bicol Region. Yan ang balitang pambansa ni Dudes Marianito ng PIA Bicol. Dudes! Simula alas 2 ng madaling araw dito sa Naga City, wala nang humpay ang buhos ng ulan hanggang sa oras na to, kasama ang malakas na haging dulot ng Tropical Storm Christine. Kanina alas 6 ng umaga, agad namang nagpalabas ng Red Rainfall Warning and Emergency Disaster Management Office ng Camarines Sur. Aasahan ang matinding pagbaha at posibleng landslide sa ilang mga prone areas. Apila ni Office of the Civil Defense Bicol Spokesperson Grimil Nas sa publiko na sumunod na lang sa aviso ng pamahalaan at maging handa sa mga pag-ulan dahil sa Bagyong Christine. Di nito ang agarang paglikas sakaling meron ng aviso mula sa kanilang MDRRMO. Di ninas mahalagang mayroong mga hotline numbers ng mga LGUs upang mapabilis ang paghingi ng tulong o asistensya mula sa pamahalaan. Sa kaugnay na balita, mayroong naka-standby na higit sa 240,000 pesos na tulong pinansyal at relief operations ang Department of Social Welfare and Development para sa mga maapektuhan ng Bagyong Christine sa Bicol. Ayon sa datos ng DSWD Bicol ngayong araw, merong 3 million standby funds at 239,352,907 itong halaga ng food and non-food items. Katumbas ito ng 161 family food packs at 78,739 non-food items na naglalaman ng family kits, sleeping kits, hygiene kits at iba pang mga kailangan. Sa panayam kay DSWD Regional Director Norman Laurio, tiniyak nito na handa silang magpadala ng relief goods sa mga local government units kapag kinakailangan ngayong panahon ng kalamidad. Samantala, meron ng kabuuang 1,473 stranded passengers na nairistro ang Philippine Coast Guard Bicol sa mga pantalan sa Bicol Region. Sa ngayon, nakahanda na rin ang nasa 2,130 evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Mula sa Information Agency Bicol Region, Ramil Dudes Marianito para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Dudes Marianito.